Ibang-iba po ang season 3 na aabangan ng mga televiewers natin. Unang-una na dyan, nasa bagong tahanan na tayo. So, bagong channel nyo na po kami mapapanood starting February 11 sa GTV. Dyan na po kami mapapanood. And then, dati po kasi talagang wala po kaming studio kung saan-saan po kami nag-shoot. But ngayon, meron na kaming sarili namin na talagang doon na po palagi yung setup, yung studio, yung shoot namin nagaganap. And of course, Mr. Benji Paras is andito na, makakasama natin as our co-host po ng Negosyo Goes. Paano ba natin na-convince si Mr. Benji? Well, parang hindi naman din kami nahirapan sa kanya. Nakakatuwa, doon naman sobrang happy ako na talagang in-open niya agad yung door niya para maging parte ng Negosyo Goes. Sir Benji, what made you say yes dito sa Negosyo Goes? Cheap lang ako, pinakaya na ako. Libre lang yung stay, so okay. No, actually, this is, I've been in the industry for quite a while. And this is a new challenge for me, being able to interview a part of a business show. Yung magandang part dito is I had the chance to work with Miss A few weeks ago dun sa studio and to be able to interview the people, yung testimony ng mga taong nabigyan ng chance to expose their business and lumaki. So kumbaga parang nung nandun ako, nakita ko na, uy, ito pala yung show. It's about helping people. So, kaya nung andan ako, sabi ko na hindi ako nagkamali na tumanggi, na umuo ko agad ako. Dahil alam ko nga na it's about helping. Last question ng Ms. A. So, meron niya bagong tahanan sa ibang network. How does it feel na parang yung Negosyo Goal, parang isang negosyo rin na lumalawak yung network? Yes, opo. Sobrang saya po ng feeling. Sa totoo lang, nung nag-end po ang season 2, hindi pa po namin alam kung magpo-push through kami for season 3. As in, alam niyo po, wala kaming concrete plan pa na magkakaroon talaga ng season 3. Until na nagkaroon ng chance, nagkaroon po ng magandang, alam niyo, may dumating na magandang balita. And siguro ito yung sign na hinintay namin na, ay, sige, push natin, season 3. Kaya po ngayon, nandito tayong lahat. Congratulations. Okay, thank you so much, sir. Anyone else? And Jojo, and congratulations on season 3. I'd like to ask Ms. Ivy the same question, but from your point of view as producer, what's in store? What's new now that season 3 is here? Good afternoon po. Siguro, sir, yung syempre, we're hoping for the best, pero syempre, positive kami lahat because napakasisipag ng mga team natin, si Miss A, alam mo yun, lahat kami minamarket namin talaga yung negotiables tsaka pinapurbole. So siguro yung mas magandang maramdaman yung makalipat kami sa GTV na mas mapansin yung vision ng Negosyo Goes, kung bakit namin siya pinagalaban talagang ituloy siya. And sana mas siguro yung reach lang din parang mas maikalat yung mission and vision kung bakit meron Negosyo Goes. So yun yung mas iba lang na pakiramdam ko. Ayun. So mas masasabi talaga na mas malaki ngayon yung reach kesa noong other seasons? Hindi naman po siya nakakaila. Hindi naman natin kailangan, gumawa ng kwento. But we all know naman na mas malaki talaga ang reach pa ng GTV. And maganda naman na nagtapos po yung ating kontrata sa ALLTV. We're all actually very grateful sa ALLTV. It's just that syempre gusto lang din nating subukan na makapasok din ng mas malaki din yung bridge natin na makakaabot tayo sa ibang tao or audience natin. Tama. Kaya Ms. A naman, paano po kayo nagkapalagayan ng loob ni Benji? Paano niyo Paano kami nagkapalagayan ng loob ni Papa Bear?
di naman po ako mahirap pakisamahan. And nakita ko din naman po yun kay Sir Benj. Kumbaga, from the moment na nagkita kami sa studio pa lang, ayun na, ano na, konting kwentuhan, photoshoot agad, trabaho agad. Wala nang mga parang briefing, wala nang mga formal na pagpapakilala, wala nang ganun. Alam niyo yung pakiramdam na parang matagal na rin kami magkakilala. And finally kay Benji, how do you find yung subject mo, business, about business ito, no? Madali ka bang naka-get into it? Madali naman dahil unang-una si Miss A magaling katrabaho, magaang. And yung kasama ko rito sa yung behind the camera, nakasama ko na rin sa mga ibang shows at yung ibang grupo dito. So kaya I'm at home, of course, GTV to. Dito rin naman ako, dito rin naman ako nagtatrabaho. Pero anong aspekto or segment ng show ka pinaka-excited? Ito yung field work. Ako kasi before it was Miss A, we're doing all the interview outside. So ngayon Miss A will be in the studio, ako naman yung sa labas. So madalista, ako yung mahirap yung trabaho. Sana nasa ako na. Pero mas okay ako, mas gusto ko 'yun. Mas masaya. Salamat. Okay, anyone else? Yes, ma'am. Hi, I'm Charlie from Philippine Style. So, Miss A, ano po yung mga kanino ka siya kung paano niyo po na pinili si Sir Benji as co-host? Papalitan lang natin yung mic. I'm Charmy Pagulong from Philippine Star. So, can you walk us through po kung paano nyo pinili si Sir Benji as your co-host? Ano yung magpalito? Okay. Ako na lang sasagot since I'm the TV producer of Negosyo Bulls. Well, of course, syempre, kailangan natin ipakilala kay Miss A yung gusto namin i-direct na konsepto for season 3 because malaking move yung paglipat. Gusto namin balansehin yung show kasi syempre si Papa Bear, one of the thing na kinonsider kong siya, hindi kasi sapaw si Sir Benji, hindi rin siya kulang. Sobrang perfect yung timpla nilang dalawa, dynamic nila. So, nung nag-meeting kami sa bahay ni Miss A kasama si Direk, pre-present namin sa kanya si Benj. Nakaano siya, big smile siya, happy agad siya, positive agad siya. Sabi niya, sige po, kunin natin si Benj, gusto ko rin siyang makasama. So, ganun tayo ka-purchase kay Miss A na syempre gusto natin ipaalam sa kanya kung magiging comfortable siya sa bagay na yun. Ganun siya. Thank you. Kay Sir Benji naman, sir, ano po yung greatest learning niyo from your sports or showbiz career na nai-apply niyo rin po dito sa show? Actually, wala. No. Ang sa akin kasi, I started in basketball, which is very different from showbiz. So basketball, it's about self-discipline, tulog maaga, and proper diet. And sa showbiz kasi, laging, of course, in work natin, buyatan. At siyempre, wala sa oras yung kain. And yung nangyari lang dito is learning through experience. I'm so very happy and very privileged na marami ako nakasamang mga veteranong artista na doon ako natuto nung nagkatrabaho kami. And also, adding yung sinabi ni Miss Ivy na kung ba't ako yung pinili. Actually, 14 yung pinili nila, humindi. So ako yung umuho ng panglima. Yun. So tapos nung nakita ni Miss A, okay yung budget nito, so okay na tayo. So yun lang po. Madaling salita, cheap po ako. Thank you. Okay, one more question. Magandang hapon po. Ako po si G from Malaya. Congratulations sa paglago ng Negosyo Bulls. Gusto mo lang malaman kung unahin ko na si Sir Benji, meron po ba kayong mga experiences about putting up a business? And meron dun sa mga i-interviewin niyo ba? Na-shoot na po ba yung season 3?
Meron na kami pero sa studio lang. Yung na-interview namin is testimony ng mga merong hawak na business na lumago. And yun nga because of the show, na-expose sila sa lumago. Yung sa akin naman, nagkaroon ako ng business, nagkaroon ako ng food chain, pero natigil din yun dahil yung inlokasyon hindi na ayos. Yung sa akin lang is, siguro hindi yung ako yung makakatulong, kundi ako yung matututo dito sa gagawin ko. Na kung just in case na meron akong gusto, of course, gusto ko rin yung magkaroon ng stable na business. And dito, I think, ito yung part na dito ako matututo. Kasi pagpasok ng negosyo, I think, ang una kong nakita is kailangan buo talaga yung loob mo. And of course, yung feasibility studies, lahat, pag-aaralan mo lahat ng angle. So, ito, this is going to be a learning process for me. Okay, Ms. Ivy muna. Ms. Ivy, meron po bang madadagdag na segments or meron bang maihiba? Because wala naman masyado, halos ganun pa rin naman. Yun lang yung mas mahirapan lang yung sa schedule ng field, kung ano yung babagay ng teaser bench, doon siya, tapos si Miss A naman, meron siyang tahanan at studio na may mga segment na talagang siya yung iuupo natin doon. Halos ganun pa rin. Miss A, dito sa bagong tahanan, meron bang pagkakaiba para sa iyo? Meron ka bang mas nape-pressure ka ba? Dahil alam naman natin na mas marami nga ang makaabot ng bagong season ng negosyo news. Well, unang-una, ang unang naramdaman ko po is, alam niyo yung proud talaga. Sobrang naging proud kami na nagkaroon tayo ng bagong tahanan at mas mapapanood tayo ng maraming mga sumusuporta sa atin. At yun nga po, yung tulad ng sinabi ni Ms. Ivy kanina, kasi syempre, mas gusto natin na mas maraming makapanood, especially maipaabot natin ano ba yung mission and vision ng Negosyo Goals para mas marami talaga din pong matulungan at mas mag-prosper pa yung Negosyo Goals. Makamalay natin magkaroon ng Negosyo Goals Season 4, Season 5. Pa-share ka naman po kung ano yung mga kung meron na kayong na-shoot dito na dapat namin abangan o yung mga manonood, anong dapat abangan sa dito sa bagong season? Yes, opo. Actually, nakapag-shoot na po kami dalawang beses na. Una, pinakita po sa first episode po, sa aming pilot episode sa February 11, mapapanood po nila yung mga businesses, business owners na na-feature namin ng season 2. At ano ba yung nangyari after na umere sila sa amin. So, shinare nila kung paano ba sila natulungan ng Negosyo Goals. At the same time, meron kaming in-invite na financial expert kasi nandun yung mas nag-grow yung negosyo nila. And humingi tayo ng tulong sa mga financial expert kung paano sila mas matutulungan pa para mas mag-grow pa for expansion yung mga businesses nila. Maganda to kasi yung success stories, pinalikan nyo para yes, opo. Syempre, gusto natin pong makita kung may nangyayari ba dun sa mga negosyo na finiture natin before. And isa po ito sa mga parang patunay or testimony na talagang nakatulong po ng malaki sa negosyo nila yung pag-feature sa kanila ng negosyo. Maraming salamat. Thank you. Okay, we also have another question from Mom Bea. Good afternoon. Congratulations for having Benji on board. Pero tatanungin ko po na yung producer natin, si Miss Ivy. The fact na third season ka for Negosyo Goals, does that, and then with a new co-host, first time co-host, does this mean na lumaki yung budget for the show? Apo, lumaki siya kahit papaano, pero alam na. Lumaki siya ng ano, dahil sa budget ni Sir Benj. Pero hindi po siya mahal. Kasi kung mahal po siya, hindi po siya joke lang. Lumaki po siya, pero marami din po tayong mga dinedak kasi kailangan din natin i-consider na syempre gusto rin natin talagang mas makatulong. Okay.
So, yun po. Sana mas dumami yung mga partners namin kasi napakaganda po talaga ng vision ng negosyo goals. How was your transfer to your new network? To be honest, may nag-message po sa akin yesterday from GMA7. Nakita daw po nila yung first episode, tapos kinongratulate. And then ang sabi po, congratulations Miss Ivy, we've seen the first episode. Promising daw po siya. At kahit pa paano, gusto po nilang ma-meet si Miss Ana, si Ben, siya ko, and yun nga, yung isa nating taga-GMA7, gusto nilang tumulong kung paano pa ayusin yung creative na alam nilang mas makaka-improve sa show. Pero nevertheless, promising daw po ang negosyo mo sa GTV. What do you hear? You're airing on Feb 11, right? For Feb 11. Yes, po. Feb 11. Yes, po. Alright, congratulations. 6:30 po ng umaga, Sunday. One hour. 30 minutes pa rin po. Pero napakagandang oras po niya kasi yan po yung kung meron kang plano. Hindi naman. Ano siya eh, maganda siyang pagsikat ng umaga pag gising mo, nagkakape ka. Tahimik yung utak mo, nanonood ka ng negosyo goals, ginagabayan ka ni Miss A tsaka ni Benji sa paglago or pagtupad ng iyong pangarap. So, yun po siya. Thank you. Taglay na namin yun. Thank you, Miss Ivy. Can I ask Miss A, good afternoon. I was looking at the preview of the forthcoming season. Parang you got so used to being on camera for just a second. Parang very comfortable ka na in front of the camera. How would you differentiate the second season from the third season? Oo nga po eh. Siguro parang nasasanay na po talaga tayo na marami na pong camera na nakaharap sa atin. Parang naging parte na po siya ng araw-araw ko. Pero nakakatuwa po, syempre on my part, on my behalf, na kaya ko pala kasi dati I do vlogging naman po talaga before, pero syempre sarili ko lang, alam niyo po yon, kumbaga most likely mag-isa lang ako sa kwarto, kaharap yung camera or yung cellphone na nagsasalita. Pero yung ito kasi iba po dahil maraming tao, may set, may production set, may director. So you're so used to it now. Medyo nasasanay na po talaga, kaya yun naman po, natutuwa din ako na nabuboost na po yung confidence din po talaga natin sa mga ganitong klaseng gawain. Missy, yung mga ini-interview mo ba in the show, parang did any one of them become your advocacy? Kasi parang gusto mong tumulong sa iba, di ba? So may naging advocacy ka pa sa mga interview mo. Well, ako po, doon po sa mga na-interview namin before, natutuwa po ako minsan pag habang ini-interview, kasi inaalam ko po muna bago yung interview, kailan sila nag-start, ano yung parang magkano yung naging puhunan nila simula, sino-sino lang ba sila before. Tapos, alam niyo, parang nakaka-relate po kasi ako sa kanila na ay, napagdaanan ko to, ganyan din po ako. Because you're a business. Yes. Nakikwento ko din po sa kanila na ay, pareho po tayo, napagdaanan ko rin po yan. And doon na po na kung sana po eh, lumalabas po sa akin. Minsan nagugulat si na direct, wala po sa script yung mga sinasabi ko. Because coming from my own experience, coming from the heart na yung kinikwento ko doon sa mga business owners na nakakausap ko. And somehow, natutuwa ako kasi may napupulot po sila din sa akin. Alright, thank you. Can I ask Benji last question? Benji, sige po, huwag kayo mahirap. Nakalimutan. Anyway, Anyway, sorry. Yes. You're so used to annotating basketball, diba? Even up to now. Pero how does this differ? This TV hosting differ from annotating sports?
Ito kasi ma'am, yung it's almost the same kasi yung annotating basketball naman being an analyst is kung ano yung nakikita ko doon, yun yung sasabihin ko about the basketball. Exactly. Basketball. And dito naman is kung ano yung tatanong ko, ano yung sasagot sa akin nung ni-interview. And of course, yung mga doon din ako nakakuha ng being second and third question para sa kanila. So, hindi ka ba nahirapan with this new venture ngayon na kasali ka na sa negosyo group? Ah, hindi naman po. Basta po may ATF, okay po ako. Kahit ano po paggawa niyo sa akin. Kaya talaga po. Ayan, alam mo na, Miss Ivy. Thank you.